Hello guys! Welcome to my channel, Nits Vlog again. Ngayon ay araw ng Lunes, June 29. Ngayong hapon, nag-decide kami na gumawa kami ng Bitsu Bitso. Bitsu Bitso tawag ng nanay ko eh. Kasi meron siyang pinadala sa aming maraming kamuting kahoy galing doon sa kanyang organic garden. So ang paggawa nito muna, ikukudkod. Tawag to is scrape, may mga scraper. Ito marami na oh, paki-close up na do. Ay marami na siya. Hindi ako ang nagkudkod, yung aking anak na si Charles ang nagkudkod kasi medyo mahirap din. Ang kasunod nito ay pipigaan natin siya. Sige, pipigaan muna natin, tanggalan kasi makatas siya oh. Tatanggalan siya ng konting. Ayun, tingnan mo Doti. Tanggalan siya ng konting katas. Ayan, pipigaan natin. Meron akong kapirasong tela dito. Ilagay natin ng paunti-unti. Ayan, tapos pipigain. Kasi marami siyang katas para, ayan o, para mabawasan yung katas. Kunting piga lang. Mayroon pigang piga. Kumbaga yung effort, kunting effort lang. Pagkatapos, ilagay natin siya dito. Ayan. Tapos, piga ulit. Piga. Yan. So, gayto lang. Pipigaan ko lang lahat, ha? Balikan natin ulit mamaya. Ayan, ito na. Tapos ko ng pinigaan. Close up ko nga, Doti. Ayan. Tapos, ipagandang mamaya. Parang pagandang. Ito lang na. Ito lang kita. Okay, so guys, tapos na natin siyang pinigaan. Lagyan natin siya ngayon ng asukal. Lagyan ng asukal tapos halu-haluin. Ayan, asukal. Ayan, tama na siguro yan. Itimplahan, i-taste ko na lang mamaya. Hali, hahugas ako ng kamay yan kasi halu-haluin natin. Tapos haluin natin siya, halu-haluin lang. Kailangan maghalo yung asukal at saka yung kamuting kahoy na pinigaan. Parang kulang pa siya. Lagyan natin panang, dagdagan pa natin. Pagkatapos, mag-separate pala ako ng luto noong latik. Kasi pagkatapos nitong iprito, lalagyan siya ng latik. Sa Tagalog, ang tawag nila dito, yata ito yata yung karyoka eh. Yung karyoka, yung nilalako pag tuwing hapon. Yung karyoka! Bili na kayo dyan, karyoka! Ganon. Sa amin kasi, bitso-bitso ang tawag. Siyempre, maraming paraan ng pag luto ng kamuting kahoy. Ano rin tong kamuting kahoy eh? Ibang tawag nung term na yun, na marami siyang pwedeng gawin. Pwede mo siya gawing puto, pwede mo siya gawing suman, pwede mo siya gawing salbaro. Meron pa isa salbaro. Tapos, ang gawin natin, bibilog-bilogin natin siya. So, ito yung kasunod. Bibilog-bilogin natin siya. Kung anong gusto nyong bilog, dapat hindi gaanong malaki kasi, ano to eh, paano siya maluluto. Yan, bibilog-bilogin. Kasi i-defry natin ito, ipiprito natin siya yan. So, yun lang lahat, yun lang guys, ibibilog-bilog ko lang muna. Pagkatapos natin ibilog-bilog, i-defry yan. Pero ihiwalay ko ang paggawa noong latik, kasi may latik pa siya eh. Dapat hindi gaanong malalaki para madaling maluto. Kasi kailangan lutong-luto siya. Yan, ganyan. Sige, so, bilog-bilogin ko lang ito lahat ha. Babalikan kayo mamaya. Kasi ganito lang naman gawin ito eh. Tatapusin ko ito mamaya. Okay guys, ito na yung ating binilog-bilog na kasaba. Tapos, i-de-fry natin siya ngayon. Yan, pinili ko yung maliit na kawali para malubog yung kanyang pagka-deep-fry. Yan, i-focus mo na ito. Yan, so painitin na natin yung kawali, ha? Pag uminit na siya, iinit na talaga siya.
So, i-focus mo dito, Doti. So, i-close up mo siya dito sa ano, sa kawali mismo. Ang sentro ng kawali. Dito lang. Ayan, pinainit lang natin yung ano, yung mantika. Kailangan mainit na mainit kasi siya eh, para hindi siya dumikit. So, ito gawin natin. So, ito na yung mga binilog-bilog natin na may asukal. Tapos, ayan. So, i-fry natin siya isa-isa. Ayan. Tapos, balibalik ka rin lang natin kapag okay na. Tinuro to ng aking nanay kasi sa probinsya, alam mo naman, maraming mga kamuting kahoy doon. So, ginagawa nilang ganito. Sige, yan. Ha? Sige, balikan namin kay mamaya kapag ano na siya, yung ano na itsura kapag lutong-luto na. Ayan ko lang to. Ayan na, binaliktad ko na yung iba kasi nag-brown na. Hindi siya nababaliktad kapag hindi siya ano, yung lutong-luto. Lumidikit siya, yan na siya. So, palutuin talaga natin mabuti. Yan o, nagbabrown na yung iba. So, kailangan nagbabrown talaga siya. Tapos, magagawa pa ako ng latik. Ihiwalay ko siya mamaya. Sige, balikan ko kayo pag nakagawa na ako ng latik, ha? Okay, guys. Ayan na, oh. May nagawa na ako. Ayan, tingnan mo. Ito daw, titingnan mo. Ayan na siya. Close up na close up. Tapos ito. Ayan, okay na yan. Ayan, ito. Ito na yung naluto ko. So, ayan, oh. Ayan, luto na siya. Makunat-kunat na yan pag kinain. So, tatapusin ko lang to. Ipakita ko rin sa inyo mamaya ang paggawa ng latik. Sige, babalikan natin mamaya. Guys, ito na yung ano, yan na yung ating latik. Ayan na, oh, tapos na yun. Tapos ko na lahat. Ayan, nag-golden brown na siya. Tinikman ni Doti is, ano siya, maano daw, crunchy. So, ito, gata ito, paanoin lang natin, gawin lang natin siyang gatik. Ilatik lang natin siya. So, yan, para nagbuo-buo pa kasi binigay ko to, nilay ko sa rep, kaya medyo buo mamaya, matunaw din yan. Pero mas maganda sana kung yung asukal ay dapat dark. Dark na red. Eh, wala yung asukal namin, ano lang, ganito lang, parang puti. So, pwede na rin. Ano halata sa doon? Medyo na-crystal siya. Sige, yan lang. So, gawin ko lang tong latik. Babalikan ko mamaya kapag medyo ano na siya. Yung malapot na. Sige. Ating latik. Okay na siya. Hindi nga lang siya mapula. Dapat mapula, di ba? Hindi nga siya mapula kasi nga puti yung ating asukal. So, ito na yung ready to eat na siya. Ilalagay natin dito. Ready to serve na ito. Kainin na ito ng ating mga junakis. Gusto nila to kasi ano to eh. Ito ay crunchy. Tapos lagyan lang natin siya ng latik. Konti lang kasi masyadong matamis. Yan lang. Yan. Okay. So ito na yung ating crunchy bitsu bitso. Ayan. So ito ay gawa sa cassava. So, maraming salamat sa inyong panonood. Dami yung pawis. Eh. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to watch, like, share, and subscribe. Needs Vlog. Bye-bye! Pshh!